Sa kabila ng madaming sigalot, ang nangyari sa mundo sa ngayon ay hindi na talaga mapipigilan pa ang pinaka-inaabangang sanipwersa sa pagitan ng Pilipinas at United States, which is ang Balikatan Exercises 2023. At kahit na binantaan ng China ang Pilipinas na posible raw pagsimulan nito ng panibagong conflict, ay hindi na natin ito pinansin. Dahil alam mo bang nagsisidatingan na ang pwersa ng United States sa ating bansa? Maliban sa libu-libong sundalo ng Amerika, ay dinala rin nila ang mga naglalakihan at advanced sa military assets nila. At ilan nga dito ay ang kanilang matitikas na warships. So, ano-ano nga bang ma-advance sa warships ng United States ang dumating at parating na na kung saan ay ipuposisyon sa ating bansa? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Ito ang isa sa pinakamalakas na warship ng United States na kung saan ay puposisyon sa Pilipinas ngayong balikatan. Tinatawag din itong LHD-8. Ito ay isang uri ng Wasp-class amphibious assault ship. Ito rin ay second ship ng United States Navy na ginawa ng Indal Shipbuilding. Ang unang paggamit nito ay noong September 22, 2006. Mayroon itong displacement ng umaabot ng 40,500 tons pag standard at 41,150 tons naman kapag ito ay full loads. Ito rin ay may kabuang haba ng 257 meters or 843 feet at may naka-install na 70,000 shaft horsepower. Ang bilis nito ay papalo ng 28 knots at may kakayang magsakay hanggang 1,208 katao. Ang ilan sa mga armaments ito na ganitong uri ng warship ay ang mga sumusunod: Rolling Airframe Missile Launcher, Sea Sparrow Missile Launcher, Phalanx CIWS System, MK-38 Chain Guns, at BMG machine guns. Ang pangunahing tungkulin din ng Mackin Island ay ang pag-embark, pag-deploy, at pag-land ng Elements of Marine Corps Landing Force sa isang amphibious assault katulad ng helicopters, landing craft, at mga amphibious vehicles. Isa din ang USS John P. Murtha sa mga dadaong at gagamitin sa balikatan exercises ng United States at ng Pilipinas. Tinatawag din itong LPD-26. Ito ay pang-sampu sa San Antonio-class amphibious transport dock ship ng United States Navy na ginawa rin ng Ingalls Shipbuilding. Ito ay ipinangalan bilang pagbibigay parangal sa congressman na si John Murtha ng Pennsylvania. Ang unang paggamit nito ay noong October 30, 2014. Mayroon itong displacement na umaabot ng 25,000 tons. Ito rin ay may kabuang haba na aabot ng 208 meters or 684 feet at may naka-install na 40,000 horsepower. Ang bilis din nito ay aabot ng 22 knots at may kakayang magsakay hanggang 400 katao. Ang mga armament ng ganitong uri ng warship ay ang mga sumusunod: Bushmaster Cannons, Surface Threat Defense, at dalawang Rolling Airframe Missile Launchers para sa air defense.
ang USS Anchorage, ang pangatlo sa malalakas na warship ng US na ilalatag sa Pilipinas ngayong 2023. Tinatawag din itong LPD-23. Ito ay isang uri din ng San Antonio class amphibious transport dock ship at pangalawang barko ng United States na ginawa ng Northrop Grumman Ship System. Ito ay pinangalan sa US City of Anchorage, Alaska. Ang unang paggamit nito ay noong February 12, 2011. Mayroon itong displacement na umaabot ng 25,000 tons. Ito rin ay may kabuuang haba na aabot ng 684 feet. May naka-install na 40,000 horsepower sa barko na ito. At ang bilis nito ay papalo rin ng 22 knots. May kakaya magsakay hanggang 700 katao ang Anchorage. Ang mga armamentang itong uri ng warship ay ang mga sumusunod: 16 cell VLS, RAM launchers, MK-46 MOD-1 chain guns, at MOD-1750 Cal machine guns. At ang isa pa sa darating din sa Pilipinas ay ang USS Miguel Kitt, which is pang-apat sa pinakamalalakas na warship ng United States na darating sa Pilipinas ngayong 2023. Tinatawag din itong ESB-5. Ang dati nitong pangalan ay USNS Miguel Kitt TESB-5. Ito ay isang Lewis B. Puller class expeditionary mobile base at isa ito sa tatlo na service ng United States Navy. Ginawa ito ng NASCO sa San Diego, California. Ang unang paggamit nito ay noong August 10, 2018. Mayroon itong displacement na umaabot ng 90,000 tons pag standard at 100,000 tons naman pag ito ay full load. Ito rin ay may kabuuang haba na aabot ng 785 feet. Ang bilis nito ay papalo ng 70 knots at may kakaya magsakay hanggang 250 katao. Nanggaling ang pangalan ng warship na ito bilang parangal sa dating US Marine Corps Lance Corporal na si Miguel Kitt. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa mga warship na ipapadala ng United States sa Pilipinas ngayong balikatan 2023.